Love, wait. Huwag mo naman akong palayasin, love. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Sorry na. Pangako, hindi na ako sasabay kumain sa kahit na sino maliban sa'yo. Pagmamakaawa ni Raja sa kanyang asawa. Love, yung kamis mo, nasa ref. Gusto mo bang kunin ko? Di ba nagpapakuha ka sa akin ng kamis kagabi? Wika ni Reggie. Alanganin din ang ngiti nito dahil natatakot siyang muling magalit sa kanya si Mirasol. Ayoko din ng kamyas. Gusto ko ng sinangag na may sahog na crabs at sausage. Agad na sagot ni Mirasol kaya mabilis na siyang niyakap ni Reggie. Nagpasalamat pa siya dahil biglang nawala ang init ng ulo ng kanyang asawa. Gusto kong ikaw magluto. Hiling pa ni Mirasol kay Reggie. Kaya sumang-ayon na lang si Reggie na siya magluluto para hindi na magalit sa kanya si Mirasol. Mabuti na lang at meron silang stock sa freezer na crab meat. Kaya madali na lang siyang makakapagluto ng fried rice na gusto ng kanyang asawa. Reggie, lagyan mo din ng itlog ha? Para mas masarap. Tapos igawa mo ko ng vegetable salad. Muli pang hiling sa kanya ni Mirasol. Napapakamot naman sa kanyang ulo si Reggie dahil sa mga hinihingi ng kanyang asawa. Hindi naman niya ito pwedeng sawayin dahil alam niya magagalit na naman si Mirasol sa kanya. Nakabantay pa naman ang kanyang asawa sa kanya habang nagluluto siya. Gutom na ako? Narinig ni Reggie na reklamo ni Mirasol. Nakaupo ito sa likuran niya at nakalagay pa ang magkabilang kamay nito sa kanyang panga habang nangahaba ang uso. Sandali na lang ito, love. Gusto mo bang kumain muna ng bread? Pag-aalok ni Reggie para hindi na ito magreklamo. No, I want fried rice. Mariing sagot nito sa kanya. Kaya walang nagawa si Reggie kundi ang bilisan ng kilos upang matapos na ang niluluto. Mabilis din siyang nagugas ng mga gulay upang gawing salad. Gusto ko, itoast mo. Itoast mo lang sa lemon at olive oil with salt and white pepper powder. Muli na naman na wika ni Mirasol, kaya ibinalik niya sa ref ang kinuha niyang Caesar salad dressing. Love, gusto mo bang lagyan ko din ng nuts as a garnish? Tanong sa kanya ni Reggie. Masarap kasi ito kapag may walnut at almonds. Okay. Tipid na sagot ni Mirasol sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Reggie dahil pumayag ang kanyang asawa na malagyan ng nuts ang salad nito. Love, halika na sa dining table. Doon na lang tayo kumain. Paganyaya na Reggie sa asawa. Agad naman na tumayo si Mirasol at sumunod kay Reggie na may hawak na tray. Pababa naman sa hagdan si Ricky. Kasama nito ang kanyang yaya. Agad din itong tinawag ang mga magulang nito at patakbong niyakap ang kanyang mommy. Mommy! Daddy! Malakas na pagtawag ni Ricky sa mag-asawa. Agad naman na binuhat ito ni Mirasol sa kahinalikan. I miss you, baby. Wika ni Mirasol sa kanyang anak sa kanya ito pinupog ng halik sa muka si Ricky. Love, bawal sa'yo magbuhat ng mabigat. Baka makasama sa'yo at sa baby sa loob. Mabilis na kinuha na Reggie ang kanilang anak at siya na ang bumuhat dito. And you, little man, huwag ka na magpapakarga kay mommy, okay? Kasi may ipit ang baby sa tummy ni mommy. Wika na Reggie sa anak. Sa kanya ito ibinaba sa sahig. Sorry, mommy and daddy. It will not happen again. Sagot naman ni Ricky sa kanila. Niyakap at hinalikan din niya si Reggie. I love you, daddy. Sabi pa niya sa ama na agad naman itong tunugunan. I love you too, son. Kayo ni mommy. Mahal na mahal kayo ni daddy. Tugon ni Reggie sa anak sa kanya niyakap ang kanyang mag-ina. Kain na tayo? Pag-anyaya niya sa dalawa saka pinaupo si Ricky sa upuan nito. Masayang kumain na mag-anak. Naparami din ang kain ni Mirasol sa sinangag na ipinaluto niya sa kanyang asawa. Inubos din ito ang salad na ginawa ni Reggie. Nagustuhan niya ang maasim-asim na lasa ng vegetable salad. Parang nagising din ang dugo niya dahil sa asim ng lemon. Matapos nilang kumain ay agad na bumalik si Mirasol sa loob ng kanilang kwarto upang matulog. Inaantok na naman kasi siya kahit napakaaga pa. Antok ka na naman, love? Ang aga-aga pa. Gusto mo na namang matulog? Tanong ni Reggie sa asawa. Tumabi din siya kay Mirasol upang samahan ito na magpahinga. Gusto ko matulog, Mr. Altamirano, kaya huwag ka magulo. Sagot ni Mirasol sa asawa. Saka nito ipinikit ang kanyang mga mata ngunit agad din siyang napamulat ng mata dahil sa kamay ni Reggie kung saan-saan ito nakakarating
sa kanyang katawan at may kasama pang pagpisil. Ano ba? Singhal niya sa asawa dahil sa ginagawa nito sa kanya. Ngunit lalo namang naging agresibo si Reggie. Matulog ka lang, love. Ako na bahala sa'yo. Sagot ni Reggie habang abala sa paghalik sa kanyang leeg. Wala nang nagawa si Mirasol dahil kahit anong tulak niya sa kanyang asawa ay hindi naman ito nagpapatinag. Lalo pa itong naging agresibo at bigla na lang nitong itinaas ang suot niyang t-shirt. Nagising silang mag-asawa dahil sa mga katok sa kanilang pintuan. Agad naman na bumangon si Reggie sa kamabilis na sinuot ang kanyang mga damit. Inayos din niya ang kumot ng kanyang asawa dahil wala ito sa plot sa katawan. Pinulot din niya ang mga damit ni Mirasol saka inilagay sa ilalim ng comforter. Binuksan ni Reggie ang pinto at sinilip kung sino ang kumakatok. Nakita niyang si Aling Lumeng ang nasa labas, kaya medyo niluwagan niya ang awang ng pinto. Sir Reggie, nakahanda na po ang pananghalian niyo ni ma'am. Bumaba na po muna kayo para makakain. Wika ng kanyang kasambahay. Salamat, Aling Lumeng. Gigisingin ko lang asawa ko at bababa na kami. Sagot naman ito saka isinara ang pinto. Agad na nilapitan ni Reggie ang asawa. Sa kanya ito tinawag. Love, bangon na. Kakain na tayo. Wika ni Reggie sabay hila sa braso ni Mirasol. Mamaya na ako. Antok pa ako. Sagot ni Mirasol. Saka kinamot pa ang ulo nito. Mag-lunch muna tayo, love. Bangon na. Malamis na tinig ni Reggie. Ayaw din niyang pilitin ang asawa dahil baka magalit na naman ito sa kanya. Tamad akong bumangon. Dito na lang ako kakain. Sagot ni Mirasol kaya wala nang nagawa si Reggie. Tinawagan na lang niya sa intercom ang kanyang kasambahay na dalhin sa kwarto nilang mag-asawa ang kanilang pananghalian. Maya-maya pa ay meron ang kumatok sa pinto kaya agad siyang tumayo at binuksan nito. Pinatuloy na lang niya sa loob ng room ang dalawang kasambahay na may dala ng kanilang tanghalian. Agad naman na ibinaba ng dalawang babae ang mga pagkain sa ibabaw ng center table. Nang may ayos nila mga pagkain at plato ay agad din silang lumabas ng kwarto. Sir, tumawag na lang po kayo ulit kapag tapos na kayong kumain para makuha na namin ang mga pinagkainan nyo. Magalang na wika ni Aling Lumeng. Agad na pinabangon ni Reggie ang asawa saka nilagyan ng damit. Nakapikit pa rin si Mirasol. Kahit nakaupo na ito sa kama kaya inalalayan siya ni Reggie na makababa ng kama. Saka dinala sa sofa na nasa loob ng kanilang kwarto. Anong amoy yun? Bakit may mabaho? Biglang napamulat ang mga mata ni Mirasol dahil sa naaamoy nitong hindi ka nais-nais sa kanyang pang-amoy. Nasusuka din siya sa amoy na iyon kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang ilong saka tumakbo sa loob ng CR. Pagpasok niya sa CR ay agad siyang sumuka sa inodoro. Love, ano nangyayari? Wala namang mabaho. Amoy lang ng isdang sinigang sa miso ang naaamoy mo. Wika ni Reggie dahil para sa kanya ay napakabango ng usok ng sinigang sa miso. Ilabas mong ulam! Ang baho! Pasigaw na utos ni Mirasol sa asawa. Saka muling sumuka pero puro laway naman ang inilalabas niya. Patakbong kinuha ni Reggie ang intercom at muling tinawagan ang kanilang kasambahay at ipinakuhang ulam. Agad naman na dumating sa Lumeng at mabilis nitong kinuhang ulam. Kinakabahan din siya dahil baka magalit sa kanya si Mirasol at palayasan din siya nito. Sir, tanungin na lang po ninyo si ma'am kung ano ang gusto niyang kainin. Para yun na lang po ang dalhin ko dito. Baka kasi magalit din sa akin si ma'am. May pag-aalalangan na wika ni Lumeng. Sige, itatawag ko na lang sa iyo mamaya. Sagot naman ni Reggie, saka muling isinara ang pinto. Agad na niyang kinuhang air freshener spray at nag-spray sa loob ng kanilang kwarto. Saka muling binalikan sa Mirasol sa loob ng banyo. Love, ano bang gusto mong ulam? Para yun na lang ipaluto ko. Tanong ni Reggie sa asawa na nakasalampak sa sahig ng CR habang nanghihina. Gusto ko maligo. Ang init. Wika ni Mirasol kaya tinulungan siya ni Reggie na makatayo at makapasok sa shower room. Tinulungan na rin ni Reggie ang asawa na matanggal ang damit nito. Sa kanya binuksan ang shower. Hanggang sa pati si Reggie ay nagubad na rin upang sabayan ang asawa na maligo dahil nabasa na rin naman na siya. Nang matapos silang maligo ay agad din silang lumabas at nagbihis. Guminhawa naman ang pakiramdam ni Mirasol dahil sa paliligo niya. Love, ano palang gusto mong kainin? Ayaw mo naman ang amoy ng sinigang na miso? Tanong na Reggie sa asawa. Beefsteak. Malakas na wika ni Mirasol.
Nagulat naman si Reggie dahil ayaw na ayaw dati ni Mirasol ang mga karne pero ngayon ay naghahanap ng beefsteak. Okay love, halika na sa baba at ako mismo magluluto ng beefsteak para sa'yo. Masayang wika na Reggie sa kainakbayan si Mirasol palabas ng kwarto. Manang Lumen, pakilabas na nga po ng beef at pakibabad sa tubig. Gusto daw ng asawa ko ng beefsteak eh. Wika na Reggie sa kasambahay. Nasa kusina sila at inilalagay sa kaserola ang ulam na ipinababa ni Reggie kanina. Opo sir, sandali lang po. Sagot naman ni Lumeng. Eh sir, ano palang gagawin dito sa sinigang? Tanong ni Annalyn kay Reggie. Ulaman na ninyong lahat. At wag na muna kayo magluluto ng isda. Mukhang ayaw ng asawa ko ang amoy ng isda ngayon. Tugon naman ni Reggie sa babae. Sige po sir, tanungin na lang po natin sa ma'am kung ano ang gusto niyang kainin. Mahirap na, baka bigla na namang magalit. Baka yun pa ang sanin ng pagkalaglag ng baby niyo. Sabi ni Lumeng. Ay tama po sir, mahirap po talaga maglihi dahil biglang nagbabago ang lahat sa katawan ng isang babae. Kaya ibigay na lang natin kung ano ang mga gusto ni ma'am sir. Mahirap na po, baka palayasan din kami ni ma'am. Natatawang wika ni Annalyn. Pagpasensya na lang ninyong asawa ko. Mabait naman talaga si Mirasol. Ngayon lang niya naging ganyan. Tugon ni Reggie. Kailangan niyang pakausapin ang mga kasambahay nila na huwag dibdibin ang mga pagbabago ng kanyang asawa. Alam ni Reggie na sanhi lang iyon ang paglilihi ng kanyang asawa kaya ito naging masalan sa lahat. Pakilabas na lang niyang sinigang sa dirty kitchen. Gusto kong tawagin dito si Mirasol. Baka magsuka na naman iyon kapag naamoy ang ulam. Wika niya kaya agad naman na binuhat ni Annalyn ang kaserola na may laman na sinigang. Love, gusto mo bang doon umupo sa kitchen habang nagluluto ko ng steak? Tanong ni Reggie sa asawa. Nakaupo ito sa may dining table at naghihintay sa akin niya. Tugon ito saka tumayo sa kanyang upuan at sumama kay Reggie sa kitchen. Pinaupo naman siya ni Reggie sa silya na nasa harap ng counter table. Tahimik lang na pinapanood na Mirasol ang kanyang asawa na naghahanda ng lulutuin itong steak. Halatang sanay na sanay si Reggie sa kusina. Kung sa bagay ay isa itong matagumpay na restaurant owner at dumaan din siya sa mga seminar at courses para maging isang culinary expert. Alam mo bang magluto ng olio-olio pasta? Tanong ni Mirasol sa asawa na agad naman na lumingon sa kanya. Yes love, gusto mo bang ipagluto kita for dinner? Sagot ni Reggie. Napapangiti din siya dahil hindi naman mahirap lutuin ang mga hinihiling ng kanyang asawa. Sagot nito saka tumayo at nagbukas ng ref. Naganap siya ng may inom sa loob at ang una niyang nagustuhan ay ang Coke and can, kaya kinuha niya ang isa sa kabinuksan. Napalingon naman si Reggie dahil sa tunog ng pagbukas ng isang lata. Nagulat pa siya dahil nakita niyang iniinom na ni Mirasol ang Coke. Hindi kasi mahilig sa soft drinks ang kanyang asawa. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagtataka nang makita niya itong diretsuhan na ininom ni Mirasol ang Coke. Napapangiti na lang siya sa bawat pagbabago ng panlasa ng kanyang asawa. Love, kagawa din ako ng nacho. Gusto mo bang damihan ko? Tanong ni Reggie. Hindi niya kasi alam kung gusto ito ni Mirasol o hindi. Sige, damihan mo din ang lagay ng jalapeno. Gusto ko maanghang na maanghang. Sagot ni Mirasol kaya natuwa si Reggie dahil parang pabor na sa kanya ang mga pagkain na gusto ng kanyang asawa. Mga paborito niya ang mga gustong kainin ni Mirasol ngayon. Kaya pakiramdam ni Reggie ay nabunutan siya ng tinik. Tahimik silang kumain ni mag-asawa. Pareho na din silang gutom dahil mag-aalas dos na ng hapon natapos si Reggie sa paghahanda ng kanilang pagkain. Pero sulit naman ang pagod niyang naghanda dahil nagustuhan naman ni Mirasol ang kanyang mga niluto. Love, gusto mo ba sunduin natin si Rika sa bahay niyo? Para makalabas din tayo? Mag-iisang buwan na kasi tayong nakakulong dito sa bahay. Baka naiinip ka na. Tanong na Reggie sa asawa habang nanonood sila sa TV. Talaga? Sige, sunduin natin si Ricky. Baka sa mukha ni Mirasol ang tuwa nang marinig niyang lalabas sila at susunduin si Ricky. Malapit na din pala ang kasal ng kuya mo, love. Kaya mo bang umattend at maging maid of honor kay Helen? Muling tanong ni Reggie sa asawa. Nag-aalala siya na baka matulog lang si Mirasol at ayaw bumangon sa araw ng kasal. Oo naman, bakit naman ako hindi pupunta? Eh, best friend ko yun. Sagot niya. Excited na nga siya na makasal ang dalawa. Buntis na din sa Helen, kaya nga inaapura na nilang magpakasal ng kanyang kuya. Naisip ko lang naman love,
kasi napapansin ko na nagiging antukin ka ngayon. Baka ako hindi ka magising ng maaga. Alam mo na. Tugon ni Reggie sa asawa. Parang alanganin pa siya dahil natatakot siya na baka masamain ang kanyang asawa ang kanyang sinabi. Andiyan ka na naman, nagigising sa akin, di ba? Sagot sa kanya ni Mirasol saka ito yumakap kay Reggie. Nakahinga naman ang maluwag si Reggie dahil hindi nito binigyan ng masamang kahulugan ang kanyang sinabi. Kaya niyakap na rin niya ang asawa saka hinalikan ito sa ulo. Magbihis na tayo para maaga tayong makarating sa mansyon. Gusto ko magpagawa kay nanay ng kalamay eh. Masarap siyang gumawa nun eh. Pagyaya ni Mirasol kay Reggie, kaya sabay na din silang tumayo na mag-asawa upang umakyat sa kwarto nila at magbihis. Habang nasa daan sila ay nakita ni Mirasol ang Goldilocks, kaya sinabi niyang itigil ng asawa ang sasakyan nila. Reggie, ibili mo ako ng chocolate cake sa Goldilocks! Wika niya sa asawa kaya agad namang napapreno si Reggie dahil sa gulat nito sa boses ng asawa. Kung makasigaw ay parang may sunog lang. Ngunit nang tingnan niya si Mirasol ay malawak naman ang pagkakangiti nito. Agad din na itinabi ni Reggie ang kanyang kotse dahil binubusinahan na siya ng mga kasunod niyang sasakyan. Lil, sandali lang at maghahanap tayo ng parking space. Bawal kasing tumigil dito. Baka may dumating na LTO at kunin ang license ko at pati ang sasakyan natin. Wika ni Reggie saka pinasok ang kanyang kotse sa may parking space. Sakto naman na may papaalis na sa parking kaya hinintay na lang nila itong makaalis saka siya nag-park. Agad din na bumabasa na Mirasol at Reggie. Magkahawak kamay pa silang naglakad palapit sa Goldilocks. Nang makapasok na sila sa loob ay agad na pumili si Mirasol ng cake na gusto niya. Isang chocolate almond crunch at isang mocha ang pinili ni Mirasol. Pagdating nila sa mansyon ng mga Del Rio ay agad silang sinalubong ni Ricky. Tuwang-tuwa ito dahil pinuntahan siya ng kanyang mommy at daddy doon. Lalo pa siyang natuwa nang makita nito ang hawak ng kanyang mommy na cake. Mommy, is that a chocolate cake? Tanong na Ricky sa kanyang mommy. Yes, baby, it is. Sagot ni Mirasol sa kahinalikan ng kanyang anak. Mommy, can I eat it now? Muling tanong sa kanya ni Ricky. Yes, baby, let's go inside para makat na natin ang cake. Sagot ni Mirasol sa anak kaya naman tuwang-tuwa si Ricky. Binuhat naman ni Reggie si Ricky saka kinuha ang hawak ni Mirasol na box. Saka sila pumasok sa loob. Nasalubong naman nila si Jane. Kaya agad na niyakap ni Mirasol ang kanyang ina. Nanay ko! Wika pa ni Mirasol, saka mahigpit na niyakap si Jane. Ang anak ko, naglalambing na naman. Ano bang gusto mong kainin, anak? Wika niya, saka nito hinalikan ang magkabilang pisngi ni Mirasol. Nanay, pwede mo ba akong ipagluto ng kalamay? Namimiss ko na kasi ang gawa mo na eh. Paglalambing ni Mirasol sa kanyang ina. Oo naman, anak. Sandali lang at magpapabili ako ng mga gagamitin ko para makapagluto ako ng gusto mong kalamay. Tugon ni Jane, saka nagmamadaling nagtungo sa kusina at inutusan ng isang kasambahay na ibilis siya ng mga ingredients na gagamitin niya. Franny! Malakas na pagtawag ni Helen kay Mirasol. Pababa ito ng hagdan kasama si Eric. Franny, kumusta ka na? Namiss na kita. Agad na sinalubong ni Mirasol si Helen at Eric. Mahigpit niyang niyakap si Helen sa kahinalikan sa pisngi. Ganoon din si Eric. Bakit ganyan ang kulay mo? Para ka nang naubusan ng dugo ah. Tanong ni Eric sa kakambal. Hinawakan pa niya ang braso ni Mirasol saka mariin itong pinagmasdan. Paano naman kasi? Tulog ng tulog. Halos hindi na nga lumalabas ng kwarto ang kapatid mo. Sagot ni Reggie. Galing ito sa may dining table. Nakipagkamay din siya kay Eric bilang pagbati sa kanyang brother-in-law. Lagi kasi akong inaanto kuya, kaya mas gusto ko na sa kwarto lang at matulog. Sagot ni Mirasol sa kanyang kuya Eric. Magpaaraw ka naman, Franny. Mas makabubuti sa kalusugan yung dalawa ng baby kapag naaarawan ka. Wika ni Helen. Halata na rin ang tiyan nito dahil apat na buwan na ang dinadala nito. Naglakad silang apat papunta sa dining table upang kainin ang cake na binili nila kanina. Naabutan nilang kumakain na si Ricky ng paborito niyang chocolate cake habang inaasikaso ng kanilang nanay. Lumabas naman mula sa library ang kanilang Daddy Jaime kaya sinalubong ni Mirasol ng yakap ang kanyang ama. Daddy! Wika nito sabay yakap ng mahigpit sa kanyang napakabait na ama. Nandito palang prinsesa ko.
Tugon ni Jaime sa kahinalikan si Mirasol sa magkabilang pisngi nito at noo. Masayang kumain ng merienda ang pamilya. Napag-usapan din nila ang kasal ni na Eric at Helen na gaganapin na sa darating na linggo. Renny, I am so happy for you and Kuya. Nakangiting wika ni Mirasol sa kanyang matalik na kaibigan. Thank you, Renny. Pasalamat ni Helen. Hinawakan pa nito ng mahigpit ang kamay ni Mirasol. Siya nga pala, nandito na rin lang kayong tatlo. Tatawagan ko ng wedding coordinator namin para masukatan na kayo. Wika ni Eric saka tumayo sa kanyang upuan at tinawagan ang kanilang wedding coordinator. 8 PM pa daw siya makakarating kasama ang mga magsusukat at photographer. Dito na lang kayo matulog. Maaga na lang kayo umuwi bukas. Wika ni Eric habang nakatingin kay Mirasol na kumakain ng chocolate cake. Love, tinatanong ka ng kuya mo. Pagtawag naman na Regis sa asawa, parang wala ka sa itong narinig. Okay. Matipid na sagot ni Mirasol habang patuloy na nginunguya ang cake sa kanyang bibig. Tama-tama, dahil nagpapaluto din sa akin ang kapatid mo ng kalamay. Kakaalis pa lang ni Jovie upang mamili ng mga gagamitin ko. Matagal pa naman ang pag-steam ng kalamay na gusto ng kapatid mo. Wika ni Jane. Natuwa din siya dahil sa bahay nila matutulog si na Mirasol. Mirasol, anak, ano palang gusto mong ulam para sa hapunan? Tanong ni Jane sa anak. Alam niyang nasa kalagitnaan ng paglilihi ang kanyang anak kaya gusto niyang ipagluto ito ng kahit na anong hilingin ito. Nay, si Reggie po magluluto ng kakainin ko. Nag-promise siya kanina na ipagluluto niya ako ng aglio olio pasta. Mabilis na sagot ni Mirasol. Natawa naman si Eric sa narinig dahil bigla niyang naalala nung ipinagbubuntis ni Mirasol si Ricky. Alam mo bro, noong naglilihi ang asawa mo kay Ricky, naku, pahanapin ba naman ako ng balut sa Paris? Wala naman tindang Filipino store doon, kaya umuwi pa ako dito sa Pilipinas upang ibili lang siya ng balut na gusto niya. Natatawang kwento ni Eric. Nagtawa na naman ang lahat dahil sa ikinuwento ni Eric. Buti na lang at may sarili kaming eroplano, kaya nakabalik din ako kaagad bago naging sisiw ang balut. Wika pa nito. Matagal nga naman ang biyahe mula sa Pilipinas hanggang Paris, kaya magiging sisiw talaga ang balut kung sa mga pampasaherong eroplano siya sumakay pabalik. Masaya ang buong pamilya Del Rio dahil doon matutulog si na Mirasol. Matapos nilang maghapunan ay naupo silang lahat sa sofa sa may living room habang umiinom ng green tea. Nasarapan din nila ang kalamay na gawa ni Jane. Sarap na sarap si Mirasol sa pagkain ng kalamay, kaya kumuha na din si Reggie upang tikman ito. Hindi pa kasi siya nakakakain ng ganitong pagkain dahil wala namang nagluluto ng ganito sa kanilang mansyon noon. Kahit si Yaya Joy niya ay hindi din siya pinakain ng kalamay o kahit na anong uri ng kakanin, dahil mahigpit na ipinagbabawal noon ng kanyang mommy na pakainin siya ng kung ano-ano. Ang sarap pala nito. Ngayon ko lang ito natikman. Wika na Reggie habang inunguy ang kalamay. Ako nga bro, saka ko lang ito natikman nang magkasama na kami ni nanay. Lagi kasi siyang pinapaluto ni Mirasol kaya lahat kami natuto na rin kumain. Wika ni Eric. Nahinto lang ang masayang kwentuhan nila nang dumating na ang kanilang mga hinihintay. Good evening mga mom and sir. Malamis na tinig na isang bakla ang nagpalingon sa kanila. Miss Shane, dumating na pala kayo. Tara na sa taas para makapagsimula na tayo. Wika ni Helen. Agad din itong tumayo at naunang naglakad paakyat sa guest room. Sumunod naman sa kanya ang mga bagong dating. Ang dami din nilang dalang mga maleta at ibang gamit para sa gagawin nilang fitting at photoshoot. Hating gabi na sila natapos. Nauna na rin natulog si Ricky kanina. Mabuti na lang at hindi naman ito nag-tantrums dahil pinahintay pa nila ito kanina upang matapos ang kanyang photoshoot. Sige na mga anak, mauna na kayong matulog. Ako nang bahala sa kanila. Bawal pa naman kayong magpuyat pareho. Wika ni Jane kina Mirasol at Helen. Okay nay, mauna na po kami. Sagot ni Mirasol sa kahinalikan ng ina. Nay, papasok na din po ako sa kwarto. Paalam din ni Helen. Sumunod din si Eric sa kanya at inakbayan pa siya nito. Kinabukasan matapos mag-agahan ni Mirasol at Reggie ay nagpaalam na din sila sa magulang ni Mirasol. Kailangan din nila maghanda dahil bukas ay papasok na sila sa opisina. Mag-iingat kayo mga anak. Reggie, ikaw nang bahala sa mag-ina. Bili ni Jane kay Reggie. Opo nay, upo kayo mag-alala. Tutuloy na po kami.
Magalang na paalam na Reggie kina Jaime at Jane. Pagdating nila sa kanilang bahay ay agad silang umakyat sa kanilang kwarto. Inaantok na naman kasi si Mirasol kaya gusto na naman niyang matulog. Love, sigurado ka bang gusto mo nang pumasok bukas? Baka matulog ka lang naman sa opisina natin. Tanong ni Reggie sa asawa. Bakit ayaw mo ba akong kasama? Asik nito kay Reggie. Bagya din siyang bumangon upang tingnan ang asawa niya. That's not what I meant. Agad naman nasagot ni Reggie sa asawa. Napapaisip na din siya dahil napakahirap talagang unawain ngayon ang kanyang asawa. Sasama ko sa'yo at doon ako matutulog sa secret room natin. Muling sabi ni Mirasol, saka ito tumagilid ng higa. May hawak din siyang damit at talagang inilapit pa nito sa kanyang mukha ang tela. Nagtaka naman si Reggie dahil nakilala niya ang damit na ginawang una ni Mirasol. Dahil ito lang naman ang hinubad niya kahapon at isinabit sa sabitan sa loob ng kanilang dressing room. Hinayaan na lang ito ni Reggie. Baka magalit na naman ang kanyang asawa kapag kinuha niya ang kanyang damit. Kinabukasan ay maagang nagising si Reggie upang maghanda sa pagpasok nito sa opisina. Isang buwan din siyang hindi nakapasok dahil sa nangyari sa kanya noon. Nang matapos siyang maligo ay sa kanya pinabangon ng kanyang asawa at dinala sa loob ng banyo. Sabay din silang lumabas ng kwarto na mag-asawa. Ngunit ang ipinagtataka ni Reggie ay dala pa rin ni Mirasol ang kanyang damit. Ngayon ay dalawa na ang dala nito. Dahil pati ang hinubad niya kanina lang ay kinuha din ng kanyang asawa. Inilagay pa nito sa isang magandang paper bag upang hindi makita ng iba ang dala nitong damit. Love, bakit mo dala ang marurumi kong damit? May pagtatakang tanong ni Reggie sa asawa. Gusto ko nga kasing inaamoy ang damit mo. Ang bango kaya? Baliwalang sagot ni Mirasol. Kaya napanganga na lang si Reggie sa naging sagot ng kanyang asawa. Kailan pa naging mabango ang damit na pinagbihisan? Naitanong pa ni Reggie sa kanyang sarili. Ano bang trip ng kanyang asawa ngayon? Sumunod na lang siya kay Mirasol na pumunta sa dining table upang kumain ng breakfast. Naabutan nila si Ricky na pinapakain na nangyayan ito. Maylin, ikaw na bahala kay Ricky. Papasok na kami ng asawa ko sa opisina. Bilin ni Mirasol sa yaya ng kanyang anak. Opo ma'am, huwag po kayo mag-alala. Ako na po bahala sa baby niyo. Nakangiting sagot ni Maylin kay Mirasol. Hinalikan at niyakap pa ng mahigpit ni Mirasol ang kanyang anak. Ibinilin din niya ito na huwag malikot at lagi makikinig sa yaya nito. Mommy, Daddy, can you buy me donuts? Hiling na Ricky sa magulang. Agad naman na sumang-ayon na mag-asawa kaya tuwang-tuwa naman si Ricky. Pagdating nila sa opisina ay tambak ang mga papeles sa ibabaw ng kanilang mga table. Agad na nahilot ni Mirasol ang kanyang ulo dahil lalo siyang nahilo pagkakita nito ng mga tambak na papeles na kanyang pipirmahan. Love, are you feeling okay? Tanong na Reggie sa asawa. Nag-aalala din siya sa kalagayan nito. Baka lalo itong ma-stress dahil sa dami ng kanyang trabaho. Pwede bang uminom ng kape para hindi ako antukin? Tanong ni Mirasol sa asawa. Noon kasi lagi siyang umiinom ng kape bago mag-umpisa ng trabaho para hindi siya antukin. Sorry love, bawal na ang kape sa'yo. Chocolate or milk pwede. Sagot ni Reggie. Ay, smile na lang. Muling hiling ni Mirasol. Okay, magpapabili ako kay Maria. Sagot ni Reggie saka nag-dial sa telepono. Reggie, gusto ko ng manggang hilaw. Muling sabi ni Mirasol kaya muli na namang tinawagan ni Reggie si Maria. Nang dumating ang mga order ni Reggie ay agad niyang ibinigay ang mga ito sa kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman si Mirasol dahil sa manggang hilaw at alamang na ibinaba ni Reggie sa kanyang harapan. Agad na kinain ni Mirasol ang mangga. Dalawang plastic na nabalatan na mangga ang pinabili ni Reggie. Malalaki din ang mga ito at amoy pa lang ay parang ang asim-asim na pero sarap naman si Mirasol sa pagkain nito. Tikman mo itong mangga, ang tamis-tamis. Pag-alok ni Mirasol sa asawa. Paano naman naging matamis ang hilaw na mangga? Nagtatakang tanong ni Reggie dahil amoy pa lang na mangga ay nangingilo na ang kanyang ngipin. Matamis kaya? Ito, tikman mo. Muling wika ni Mirasol saka ito tumayo at sinubuan si Reggie ng mangga. Love, ang asim? Nakangiwing sabi ni Reggie. Halos hindi na rin maipinta ang mukha nito dahil sa asim. Kung uwi mo naman, tamis-tamis nga eh, tapos sasabihin mong maasim? Napasimangot pa si Mirasol dahil sa naging reaksyon ni Reggie. May alam ako mas matamis kaysa dyan, love. Halika dito at ipatitikim ko sa'yo.
Nakangising wika ni Regis asawa. Hinila na din niya ito sa kanyang kandungan. Saka mabilis na pinaglapat ang kanilang mga labi. Agad naman siyang sinaway ni Mirasol. Ano ba? Nandito tayo para magtrabaho? Pero iba naman ata ang gusto mong gawin. Sabay tulak sa dibdib ni Reggie. Ngunit hindi naman nagpawad si Reggie at muling hinalikan ng asawa. Binuhat din niya ito at pinaupo sa ibabaw ng kanyang table. Habang magkahugpong ang kanilang mga labi. Kinuha din ni Reggie ang mga papeles na binabasa niya kanina at itinabi ito sa gilid. Mabilis din niyang itinaas ang suot na dress ni Mirasol saka sinampay sa kanyang upuan. Nang matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan ng mag-asawa, ay ipinasok na lang ni Reggie ang asawa sa loob ng kanilang secret room upang makatulog ito ng mabuti. Alam niyang kanina pa ito inaantok pero pinaglalabanan lang ni Mirasol dahil sa dami ng mga papeles na pinipirmahan niya. Nalinisan muna niyang asawa sa kanilagyan ng comforter bago siya nag-shower. Muling lumabas si Reggie at umupo sa kanyang upuan at muling ipinagpatuloy ang kanyang mga trabaho. May ngiti pa sa kanyang labi habang pinipirmahan ng mga papeles. Nagising si Mirasol na kumakalam ang kanyang tiyan, kaya mabilis itong bumangon. Dinala pala siya ng kanyang asawa sa loob ng kanilang secret room at doon pinatulog. May damit na din siya. Isang malaking t-shirt ang ipinusuot sa kanya ni Reggie, kaya napangiti pa siya dahil sa kanyang asawa. Nakita din niya ang kanyang dress na nakahangol sa may handle ng cabinet. Agad na bumangot si Mirasol saka pumasok muna sa banyo upang maglinis ng katawan. Nanlalakit ang kanyang pakiramdam dahil pinagpawisan siya ng gusto kanina habang nagniniig silang mag-asawa. Nang matapos siya makapag-shower ay agad din siya nagbihis saka nag-ayos ng kanyang muka. Matapos niyang ayusin ang sarili ay saka pa lamang siya lumabas ng secret room. Diretso siyang naglakad palapit sa kanyang asawa na abala sa pagbabasa ng mga papeles. Reggie, nagugutom na ako. Paglalambing niya sa kanyang asawa. Sa kanya ito niyakap mula sa likod at hinalikan din niya ito sa pisngi. Agad naman ay binaba ni Reggie ang binabasa nitong papeles at saka humarap ito sa kanya at agad siyang hinalikan sa labi. Anong gusto mong kainin, love? Malambing na tanong ng kanyang asawa. Inila din siya nito at pinaupo sa kanyang kandungan, saka niyakap ng mahigpit. Parang bata naman si Mirasol na nagpakandong sa asawa, saka ito yumakap sa leeg ni Reggie. Gusto kong kumain ng pizza and fried chicken. Sagot niya, saka kinurot ang ilong ni Reggie. Okay love, mag-order ako ng pizza at chicken para makakain na tayo. Kala ko nga hindi ko nababangon. 3 PM na kaya? Sagot ni Reggie saka nag-dial sa telepono habang kalong pa rin ang asawa. Nakatulog ka bang mabuti? Muling tanong sa kanya ni Reggie habang hinihintay nitong sagutin ang tawag niya sa kabilang linya.